Welcome to Baguio City at sigurado ako familiar sa inyo ang bahay na ito. Ito ang bahay ng mga Mirandas at nako, alam nyo ba isa lang to sa napakadaming negosyo nilang mag-asawa. Ito yung bahay nila, Hillside, the Hillside House. Pero ngayong araw na ito, mas makikilala ninyo ang mag-asawang Chito at Mary Miranda. There's this constant feeling for me that I don't deserve her. Hindi lamang sila basta-basta wai sa pera. Hindi gil na gusto ko to, I want this. Meron kami competition. Ah, mas malakas ang amin dito. Come with me. Interesting itong ruta natin papunta sa restaurant ng mga Mirandas kasi dumaan tayo ng bayan ng Amadeo, Dasma. Hindi na dumaan ng Tagaytay papuntang Amadeo. Good to know, marami ng daanan papunta dito na makakaiwas ka na sa traffic. Here we are! Wow! Dami rin, dami kumakain. Hello! Ayan, ito. Busy. Ay, wow! Ang ganda naman. So, dito, busy nyo tayo. Hindi ang ito. Hi! This is Mary Miranda and welcome to my vlog. Ito na! Ayan. And I'm a videographer. Wala nang tao. Nakamaluwag na. Kanina sobrang daming tao. Ito yung gelato namin. Sobrang favorite ko yung taho. Ay, sige, taho, gelato. Masarap dyan Yakult and taho. Because taho talaga ako. Taho masarap because lalagyan din ang arnibag sa kasago. Taho. Ano silang klaseng ano? Ano bang bossing? Hala, mag-ingat ka. Sobrang bait ko. Ito yun, tikman natin. Ito yun. Gusto mo order din natin sa suban mo? Mm. Di ba? Ang sarap. Okay, try nyo yung taho. Ito po, isa sa mga rooms, VIP rooms din namin na pwede, ayan. Art! Ano itong art? Isa namin kasing, isa namin partner, may ano, art gallery. Oh. So, may nalagay dito. At binibenta yan. So, trigger dito, itong Amari is an actual house. So, oh. Kaya these are bedrooms, this is the kusina. Oh! So kaya magugulat kayo pagbukas nyo sa CR, may shower. Totoong totoong banyo ng pambahay. Shucks. Yeah. Alam mo, pero yung shower nilagyan namin ng urinal. Ah! Tama nga naman. It's just a house. So, tinanggal namin lahat ng mga yung bahay nyo, ganito rin kaganda. Para may, ano rin, may view. Ay, hindi. Nasa kabilang side eh. Our house is very modest. Bakit simple bahay din nyo? I mean, kung pwede kayong maging mag-arab o bakit hindi? We always live naman online. Parang even the car, pwede kami bumili ng magandang car, pero naisip ko, yung bibili ng magandang car, invest mo na lang sa negosyo. Ako, instead of bibili ng bag na mamahalin. Although, nagkaroon naman na ano, yun ang ginagamit ko dito na lang. Pero, bibili ako doon. Diba yung isa namin partner, inoferan ako ng BMW, yun yung kapalit. Sabi ko, hindi, bigyan mo ako ng monthly para ma-invest niya pa. Ma-enjoy ko mag-drive ng BMW, pero ano yung BMW? Bigyan mo lang ako ng monthly, tapos mapapagkakakitaan ko pa yun. Masaya naman ako sa simpleng kotse. Sit down. Enjoy. You want me to get your coffee? Alam mo, maganda nga ito. Wala na upuan eh. Ang ganda rin na kwentuhan na ganito eh. Coffee. Actually, ito nga lang ako. Okay. Okay. Pag-framing ko eh. Sige, usad natin ito. Huwag mo kinuha yung upuan ni Miss. Hindi, kasi masarap mo yung mga coffee. Okay. Nothing against doing interviews. Pero whenever I watch an interview na nandun ako, I find it so boring and I'm annoyed. Di ba kinikwento ko pag napaparod ko yung mga, kunyari mga video ng mga kids kami?
Irritang irita siya sa sarili ko talaga. I'm just so irritated with myself. So, mas gusto mong kumanta na lang. Kasi ganun. Exciting. Puro maling judgment to. Siyempre, nakikita ko. Hindi, kala niya talaga. Ako din dati. Kaya ayokong makipag-meet sa kanya before. Kasi parang feeling ko, ano siya. Kala nila ba sa gulero na... Mayabang. Pero okay lang sa akin na ganun yung tingin nila. Hindi ako nagpapa-interview. Tapos pag makita na... Medyo takot yung tao. Everything so... boring. Okay, so, mas gusto ko yung gano'n. Kala nila makulit pag nakita. Ah, gano'n. So mula bata, binoportray mo rock and roll lifestyle. Pero yun pala, simula pala, kasi dito ka nag-invest. Dahil gawa tayo ng, para pag mag-retire ka na, meron ka income na ganito. Ang galing niya po mag-ano. Talaga. Oo, oh, talaga. Ayan, talaga. So may tanong ako, yung YOLO. Kasi marami at makaka-relate. You only live once, live your passion, live the life. And yet, yun yung nakikita natin na Chito Miranda dun sa stage, parang kala mo walang bukas. Pero yung Chito Miranda nakaharap ko ngayon, yun yung wise rin. Mas wise siya sa akin. Oh, saka siya po nagturo talaga sa akin mag-handle ng money. Kasi ako yung dating, syempre galing ako sa pag-artista na from nothing, tapos biglang kumikita na ako ng kahit papaano sa pag-artista. So parang uhaw ako sa mga shallow things. Alam mo yung may bag, may shoes, mga ganyan, damit. Hindi niya dinideprive yung sarili niya sa mga kahit papaano may luho. Pero nakakapag-invest siya. Tapos ang ganda-ganda pa nung ano niya sa bangko. Like, turuan mo ako. Yung first time ko nga siyang na-meet, parang sabi niya, oh, nandito na ako. So nahanap ko siya, asaan? Akala ko malaking sasakyan, yung ganyan. Jazz na maliit lang yun. Sabi niya, eh, siya pala yun. Tapos ang simple niya lang. Sabi ko, ay, ang galing. Now, pag kaya sinabi ko, mas wise siya. Kasi yung ini-invest ko, my own money. Mm-hmm. Tapos pag nakikita niyang umu-okay na, like this, yung amare, makiki-oy, kunwari sabihin ko, meron akong 10% doon. Like, 5 tayo, kailangan mo ng pera. Baka kailangan mo ng... ako ng ibang negosyo. Nakakatawa lang. Pero it works eh. Kasi you gamble with... You have your own money to gamble with. Parang ganon. Tapos, ako, you know, you understand why I'm conservative. So, sugal ka muna dyan. If anything goes wrong, move on to the next. Tapos, pero kung maganda, then, nakikinest mo na yung waters eh. You have... Ako yun. Then, pag nakita ko na okay. Makikisugol ako pag nakita ko na maganda yung business. Ilan ang natalo mo na? Dami. Even before kami meron kami yung pharmacy noon. Kasi sabi ko laging taong magkakasakit. Yung wala kami alam sa cost. Basta alam, bilhin kayo ng gamot dito, benta natin dito. So, okay, supply. Di ba nauso yung mga milk shop, milk tea shop noon. No? At talagang yung una-una, sige, go din ako, franchise dito, franchise doon. Sobrang lugi. And then sabi ni Chito sa akin, baby ko, mukhang yung pagne-negosyo hindi para sa iyo. Pero ngayon, habang kinikwento mo, naisip ko din. Kasi hindi naman ako nagbi-business. Nag-i-invest ako, tapos bibili ako ng mga properties. Yun na yung business ko because I need to hold parokya with both hands. I can't hold the business. So bumibili ako ng houses. Pinaparent ko kasi wala kang operations. You don't stress about it. We found a parang right group of people who knew what they were doing. And I started, since gusto niya rin magnegosyo na nag-start na ako mag-venture into sa mga restaurants, mga bars. Then, yan naman, 12 Monkeys, Tomato Cake, okay naman lahat. Mas lumakas yung loob kong magnegosyo because of her also. Meron kaming kanya-kanyang negosyo. Meron din kaming negosyo na magkakasama kami. Okay. Tapos meron kaming competition within. Yung parang, mas malakas yung amin dito. Yung mga ganun lang. Question. So, ang pera mo. Ganon. Pera namin. Hindi, syempre, kung anong, I'm sure may enjoy ko din yung pera niya. Oo. Meron lang po akong freedom na gamitin yung pera ko kung saan ko gusto. Pero, sinasabi ko naman sa kanya. Like, for example, Dad, may gusto kong invest. May gusto kong biling lupa or restaurant na gusto kong sumama. Nanginiya ako na advice sa kanya. Bago ko bilhin o bago ko pumasok doon sa negosyo na yon, parang may defense pa yun. Dami niyang questions. So, parang siyang dean. Parang dapat kaya kong, ang tawag nito, sagutin lahat ng magiging problema. And then, nasa sa akin pa rin naman yun kung mag-go or not. Then, doon ko ma-feel na, oo nga, parang, pag nag-doubt na ako, hindi ko na itutuloy. As a provider din, parang my money is our money, your money is your money, parang ganun. Pero sa totoo lang, ako, I handle the groceries and yung mga sweldo ng... siya nagpa-provide. Pero you also help out because may mga luho tayo outside the normal budget. May budget kasi kami. Tapos minsan, gusto ko kumain ng steak. Di na ako hingi sa kanya. Mag-ano na ako. Ako na kukuha na sa pera ko na yon. So kung ano lang yung binigay niya, hindi na ako, dali, pengi pa nga nito kasi humingi yung anak mo ng ganito. Hindi. So, ako nang bahala doon.
Bourbon pizza. Sidak ng buhay, ilang beses mang di ko pangarap, wag isuko, feeling nag-iisa. How nice! So, nandito rin yung mga kuyo. Oh, nandito ang Mary's. So, sa pagkuto yung nag-start lahat. Alam mo, bibili ako. Kailangan ko yung matry. Ay, ito, may suka din ako. Okay, sige. Suka ng asawa ko. Gusto mo, gusto ko na rin. Wala na ang supply niya sa bahay. Oo, sa bahay. Favorite kasi talaga ni Chito yung suka na yan. Kaya ang pangalan ng favorite yung suka ng asawa ko. Tapos yun, nilagay doon para pag nag-picture taking na doon yung pangalan ng Amare, no? Opo. I-interest ako, bakit gigil? Saan nang gagaling yung gigil? So, what do you do? Ay, nako, pag tinamaan, pag may tinamaan ka na, kunyari may in-invest ka, sabi it starts earning, making money, nakakagigil talaga to do that. To do an, may iba to come up with something na, so, with bago, na bago. Oo. So, para ako, siguro yung mga negosyante dyan, alam nila yung higigil na gusto ko to, I want this. Talaga, may iba. Nakakilig yun yung nakikita mo. Kasi, dibs na, dibs na. Explain ko, sa inside ko muna. Kasi, I earn from the band eh. And, I appreciate what I earn from the band, pero it's just, nandyan na siya eh. Pero pag kumita ako ng, kunyari, outside. May malita ako na business, sabi kumita, alam mo, mas na-appreciate ko yung kinita ko dyan outside the band, mas fulfilling sa akin. Because siguro nasanay na ako with what I earned from the band. Yes. And if I come up with a new idea na walang kinala sa banda, mas nakakilig kasi it's a totally different avenue that I'm not familiar with. Sabi kumikita ko, so nakakagigil. So una, bahay lang. Tapos gusto ko kasi, as I said, gusto ko lagi din na-diversify. So hindi pwedeng lahat naman rental. So gusto ko rin may restaurants and gusto ko din may t-shirt company sa mga online. So if anything happens, kunyari, noong pandemic, sarado limang restaurants ko. Pero buti meron akong online. So malakas pala yung online pag nung pandemic. Uh-oh. And yung rentals, may tenants had no choice but to still pay me because they still live there. So, Pero nag-ano ka rin? Nagbigay on 2 months free because as kahit lawyer ba yun o doctor? Kasi frontliner siya, parang naisip ko, sige, huwag ka muna magbayad. Ako naman yung gigil ko, kabaliktara naman kay Chito. Hindi naman ako sumikat as an artista. So, nung dito ako sa negosyo, mas okay sa akin. So yung gigil ko, yes, finally, eto yung ano ko. Eto, dito pala ako. Parang gano'n. Pero bakit parang masaya lang ang pagnegosyo? Kasi sa iba, stressful ang itsura nila. Tayo ba't parang nag-e-enjoy? Nung una kasi naman, talagang stressful. Lalo na sa akin kasi siya nagbabanda-banda. Mm-hmm. Tapos ako lahat, permits, and lahat ng bantay, gano'n. And wala akong kaalam-alam sa negosyo talaga. Siguro na-enjoy ko siya pag may nakuha mo na yung tamang formula. Kanya-kanya tayong formula din eh. Diba? I think that also the advantage that I have also is that, nung ginagawa natin ko niya ni pharmacy, kasi yung pharmacy niyan talagang ano yun eh, benchmark kung paano tayo how completely mag-fail. Parang ganun. How to fail. Alam ba? Kasi mo, full-time band ako noon ha. Pero meron pa tayong delivery, gumawa pa ako ng flyers, naglalagay sa gate na free delivery ng gamot. So, pero part din naman talaga yun. Part yun, pero could you imagine? The reason why we enjoyed doing it, because if it fails, may banda pa rin ako eh. Uh-oh. So that's an advantage. Pero they need to consider na pinaghirapan ko din yung status sa band. So it wasn't easy for me because ginapan ko din naman yung pagbabanda. So since trabaho ko siya buong time, nare-reap ko din yung benefits of having it as a safety net when I do other businesses. Yes. Parang ganon. And you also, siguro ako, na-enjoy ko siya kasi hindi na ako sa operations. Inalis ko na yan. Sakit sa ulo. Talaga. Nakita ko rin naman, dapat sa pagne-negosyo or kahit saan ano, dapat alam mo yung strength mo saka yung weaknesses mo. So, mahina ako doon. Pero alam mo, ang magaling sa kanya, supply talaga noong una, wala alam sa costing. I had to explain for everything. Ginawa niya. After a few months, umandar. Sabi, ang galing. Saka punuan talaga. Natutunan niya. Pero it wasn't easy kasi minsan 1.5 hours na. Oo. Inihon na bakit na hindi mo ma-serve. So, naloka ako. Tapos at iba yung mga artista nandoon, sabi ko, sino yun si ano? Pero, tapos ako nandoon sa kusina. Pero kasi natutunan mo. And and even part if hindi siya, hindi niya strength ang operations, nagmamasteral siya, nag-aaral talaga siya. Every day talaga naghahanap pa rin ako ng ways na para mas matuto, para ma-improve. Para interview ko siya na. Ano yung dynamics niyong mag-asawa? Kwento niyo naman yung very quick love story niyo. Call of Duty. Call of Duty. Yun talaga. Totoo! When it comes to, pagsasabi mo na passionate about something, yun ang trip niya. Pampawala yung stress. Pero yung bata lang. Galaro ha? Hindi. Nag-aaway din naman kami, nabubisit kami. Feel naman namin na matanda na kami. Ikaw lang? Joke! Pag naglalakad tayo.
Minsan sa likod ko, yung lamig-lamig. Pero we're just so excited to grow old with each other. Sinabi mo nga, nakita ko yung post mo, iba si Chito Miranda magmahal, para akong prinsesa. Bro, babaeng-babae ka talaga. As in, kung ano nakikita nila sa social media, mas sweet siya. Mga simple things na I'd offer her, gusto mong coffee? Or talagang papafeel ko sa kanya na, gusto ko, samahan mo naman ako. Gusto niya ako laging kasama, even with his friends. Tsaka gusto ko relax siya kung ano yung gusto niya panoorin, kahit may gusto ko panoorin, sige ko panoorin, or sounds. Mga flowers, marang, ba't hanggang ngayon nagbibigay pa rin ng flowers si Chita? Sabi ko, oo, kasi alam niya, mahilig ako sa flowers, yung ako yung nag-a-arrange. So, bibili siya nung hindi pa naka-arrange, kasi mas trip ko yun. Pag madaling araw, yun ang ginagawa ko. So, mauna akong gigising, tapos may mga bulaklak na ako, yun naman akong gagawin. Masaya na ako, ganyan. Bakit ka ganun? Kasi there's this constant feeling for me that I don't deserve her. Look at her, 'di ba? Look at me. She is beyond my reach. Para maganda din yung feeling na ano eh, na you don't deserve your wife. That's why you have to make sure na hindi siya, kumbaga, para huwag matanggal yung helmet niya. Kasi na-appreciate niya eh. So minsan pag gabi, pag tulog na siya, gagawa ako ng mahabang love story or kwento sa SOCMED. Everyday kinikilig ako sa kanya. Pero minsan na-irita din siya sa akin. Oh, madalas which din. Which is normal. Din kaya pag sinasabi niya, nakaka-irita ka, sabi, okay lang, the feeling is mutual. Okay lang din naman. Pag nainis ako sa kanya na siya yung may gawa, galing naman talaga mag-sorry. Tapos kung siya naman yung may mali, ang galing ko din mag-sorry. Pero nadadaan ko, so, sorry, ganyan. Hindi lang kami nagpapakita sa mga tao, especially sa mga kids na palag-aaway, because kung ano yung problema namin sa kwarto lang yan. Or minsan sa banyo, alam mo bakit? Bakit ba? Visit na ako dito, kasi hindi po ako nagsasalita. Siya kasi very vocal siya eh. Tapos sabi ko, huwag muna. Kasi magka-clash kami. So, away talaga yan. So, sekunde. So, ginagawa ko, pupunta ako sa banyo. Magkukulong. Magkukulong ako. Maliligo ako. Eh, may susi pala sa banyo. Tingin ko, ba't parang naririnig ko na naman yung boses ng asawa ko? Paulit-ulit kasi pag tingin ko, naka-shampoo na ako. Habit ko, hindi parang, Pero that's one thing na napaka-effective talaga na huwag kayo mag-usap habang mainit ulo. Oh. Calm down first before you explain your stuff. Bakit siya? Siyempre, ang palaging iisipin, musikero, babaero, may ito truth ba doon? Ay, kasi no idea. Siguro. Kulang na lang talaga rebulto sa akin sa patience. Oo. Pero doon ko din, nakita na. Doon ko din na-realize na, sige, I'm so used to hanging out with girls. Tapos, may certain point na na-realize ko na, walay na kami. Oh, that was the turning point. Kasi, magta-30 na ako. Ay, mga 28 nga, mga ganon. Siyempre, ang babae, kinakalkula na lahat, di ba? Mm-hmm. Sabi niya, pag 35 na ako, Neri, hindi talaga. Sabi ko sa kanya, baby, Chito na kasi siya, pihiwalayan ko na. Alam mo, may problema pag Chito na yung tawag sa akin. Pag alam mo, sabi ko sa kanya, I won't ask you to change. Sabi ko ganyan. Baka may tamang girl for you. May naniniwala ako may tamang guy for me. Yung akin lang. Pero what our current lifestyle, hindi yun yung gusto mo. Hindi kasi yung gusto time ko. Yun, rock and roll pa rin ako. Oo, labas siya, kumbaga, ganyan. Which is, hindi ko naman siya pinagpapawalan. Kumbaga, girlfriend kita, but I'd still be hanging out with a lot of girls. Parang ganun. I'm used to that lifestyle kasi nasa bar and with girls. Tapos naisip ko, this is not the lifestyle that I want na eh. Parang bigla lang na-realize ko na, so hahayaan ko mawala si Neri. Tapos in exchange for this, parang hindi yata. Talaga I was bothered the whole time that I was there. Tapos yung kasama ko na girl, sabi niya, uwi na tayo. Para alam niya, she was also rooting for me na, uwi ka na, chase, get her. Parang kasi nagliligpit na ako noon. So, uwi na ako sa Subic. Bakit magkasama ba kayo sa bahay niya? Nagliligpit na ako. Tapos nakikinig ako ng Halaga, visit na visit ako. Kasi mo, kanta ko pa rin yung hanggang. Nagmamaditari ako umuwi. Sabi ko, may dagdag. Tapos ang bilis gate, ko lang, diba? Sandali lang ako. Parang mga 1 hour lang siya. Sige, ano yun? Tapos bila siyang niyakap niya ako. Tapos lumuhod siya. Nanginginig siya. He was crying. Tapos sabi niya, ganun, nag-vow na ako kay God. Na hindi na ako. Pauwi, talaga naisip ko na. Oo. Ito na talaga yun. Wala, hindi na ako magbabago ako. Gagawin ko na lahat para hindi siya mawala. Para naniwala ganun. Ka naman. Oo. Ba't ka naniwala? Mahal ko siya eh. To be fair naman sa akin, talagang mula noon hindi na yun yung lifestyle na wala bumait na ako. Bumait naman talaga. Talagang wala. Ay, parang switch po. Sobrang ano siya, wala parang na siyang ano. Kasi I was there, I was drinking, having my favorite drink, tapos nandun, surrounded with girls. Parang naisip ko, this has been my life the whole time. Ito pa rin, it felt so shallow all of a sudden.
Ayoko na to. I'd rather be home watching TV with Mary. Yung clarity talaga, walang static na parang, uy, basta nandito, masaya na ako, parang gano'n. Simula nun talaga. Nagbago siya para ano sa sarili. Para sa kanya. Ano na, propose ko na agad. Propose na siya. Ano lang, relax. You are now my best friend for life. I will always take care of you. And I will never do anything that will make you unhappy. Bago ko maglakad ng aisle, lasing na yung mga bisita. Imagine yung kamikaze, nandoon, lahat ng mga barkada namin. And ang plano nun, yung mga babae may hawak ng flowers, ganyan. So yung naglalakad na, sa yung mga babae, yung may hawak ng beer, alak, tapos yung mga lalaki, yung may hawak ng mga bulaklak, tapos yung mga upuan, nakagulo na, nagsaslaman na sila. Sobrang injured talaga. So ako lang yung maayos doon. Three kids. You have three kids. And hindi nyo, yun nga, gusto ko sanang makasama yung mga kids, pero gusto nila ng private life. Why? Why do you want it private? We just don't want them to be exposed sa mga, well, kanyan mga TV, C2C2. Siguro same thing with me. Nayoko talaga mag-pry into our private lives. How do you want them to grow up? Ang payo ninyo? Tayo mamamatay, no? Pero ako, I want them to be, the reason kind. Why I want them to be kind, and at the same time, I don't want them to be entitled or to feel privileged. Kaya pinapakita ko talaga na we work hard. Mm-mm. Kahit nakaset na yung future nila, kasi yun yung goal namin, that's why we work so hard. Sa totoo, our goal is not to buy lavish things. Our goal to, the reason why we're so into, parang, enjoy kami making money is because we want to make sure na okay mga bata. Kids namin okay pagtanda. Pero hindi namin hand sign yan. Kailangan pagtrabahuan nyo yan. Sa mag-aral, like, ayun ang ano ko, stricto ako sa school. Doon naman ako kontra sa'yo. Medyo, ano, kasi ako, ayokong itake mo masyadong seriously ang school because I wanted to be fun. Lagi niya ako pinagsasabi na dapat hindi ka stricto ganyan. Sabi ko, baby, ang tinuturo naman sa school, yung patience, na parang yung hard work talaga eh, hindi yung kung nasasabihin ko, ang pangit ang pagkakasulat mo niyan, alam ko yung sulat niya eh. So, ba't ka tinatamad? So, relax ka muna, tapos ayusin mo yan. Kasi sabi ko, ang tinuturo dyan yung patience mo, disiplina. So, para pag lumaki na kayo, eto yun, ina-explain ko naman sa kanila. Kasi yan lang naman yung responsibility nyo for now. So, kung yan hindi nyo gagawin, hindi kayo magiging responsible dyan, paano pa sa ibang bagay? Pag lumalaki na kayo. Part of it is being disciplined to do the work involved. Yun ako naman, inaano ko. The reason why I don't want them to be too serious about school is because how can you love something that stresses you out? So ayokong pag sinabi na do school work, ayokong mararamdaman nila na stressed ako to do this. If you need to relax, play first. If you're, pag nasa proper mindset ka na mag-aral, go back to, kasi pero, ganun ako siya naman, baliktad. Which is, hindi ko din didiscredit. Kasi kailangan din ng ganyan eh. Sinasabi ko naman sa kanila na we don't need na maging perfect yung mga exams. As long as naiintindihan ninyo, ano ang gusto nyo sabihin sa isa't isa. Lakas ang ulan, no? Okay. Kanina araw-araw. Pagi na. Gusto ko lang sabihin sa asawa ko na ang swerte-swerte niya. Sobrang thankful lang ako because I'm not easy to handle, pero bite-bite niya, I'm just so thankful na I met someone that is patient and forgiving and kind and hardworking, independent yan, sobrang laking bagay. That's why I work so hard to make her happy because I always feel na I don't deserve her, yun. Ako sobrang swerte ko sa kanya kasi habang ang daming mga girls, diba, na parang sana all, yung mga sinasabi ng gano'n, meron akong Chita Miranda na talagang nire-respeto ako, mahal na mahal ako. Di naman, kasi pag tinatanong niya sa akin minsan, naramdam mo ba kung gano'n kita kamahal? Oo, ramdam na ramdam ko kung gano'n. Ganoon siya talaga, nagtatanong siya sa akin everyday. Mahal na mahal niya ako and very supportive. Ang hirap din kasi na kumbaga siguro, yung makahanap ng sobrang ganito ka-supportive na hinahayaan ako maging kung sino ako na, alam mo yun, mag-grow pa to reach ako your full potential. Kung gusto nyo, go! Diba yun naman ang ano, basta ikaw ang gumagastos, ilang yun ang sabi. Basta pera mo yung pagtripan mo.
Guys, very supportive siya. Please! Hindi, mabait talaga ako. Mukha lang, matigas lang ang ulo ko pero mabait ako. Yes. Thank you. Sana all, no?